So ito guys, quick update po sa New TAM ratings last Monday, September 4, kung saan po bumalik na sa average niya na ratings yung EAT sa 5.0. So patuloy pa rin po na siya ang number 1 pagdating po sa noontime. Sumunod po yung sa tape Itbulaga with 3.8% at yung sa It Showtime with 3.5%. So over the last few days, yung pong tape ay lumalamang na dito po sa It Showtime. And pagdating po sa RTAM at dun sa FinTAM ng Nielsen ay madalas po ang nangunguna ay yung sa tape. So alam naman po natin pagdating po sa rural, sa mga sulok-sulok, GMA7 po ang may pinakamagandang signal, may pinakamagandang dating po sa mga telebisyon at dyan po nangunguna yung pong tape, okay? O pero pagdating po sa online, kahapon, Martes, ay mas malaki yung pong nilamang ng It Showtime sa EAT. Okay? So yun po yung pag-usapan natin kasi usually po EAT yung nangunguna sa online. O tapos dikit yung It Showtime, tapos yung sa tape ay napakababa po sa online views. Maski Facebook or YouTube, ganun po yung usual, okay? So ito, pag-usapan natin guys ha. Gusto ko ding i-discuss sa inyo eh. Alam nyo, over the last 3 months na kino-cover ko tong issue ng Itbulaga araw-araw, mula nung nag-exit sila sa GMA7, mula nung nagpaalam sila, alam nyo, the support of the public overwhelming para po sa TVJ. Okay? Smooth sailing, 3 buwan pagdating po sa suporta ng nakararaming tao. At kumaga, everything was going sa direction po ng EAT at ng TVJ pagdating po sa ratings, pagdating sa sponsors, pagdating sa mga online support. Pero ganun pa man, ito po, heading into our 4th month of covering this issue simula noon. Yung pong tape at yung It Showtime, nagsisimula na ding ano. Yung It Showtime, malakas din naman yan. May sarili yung fan base. Diba? Nagsisimula ng umatake. Lalo na dahil dito sa issue ng MTRCB. At yung sa kampo naman ng tape, diba? Syempre humuhupa din yung pambabasya kanila. Hindi nakatulad nung simula. Nagsisimula na ding gumanti pabalik. Diba? Nakuha nila yung sa YouTube na channel ng Itbulaga na malaki, yung 5 million subscribers. Diba? So, asahan nyo po na this September ay kung kailan humupa na yung interest ng mga tao, ay doon po mas titindi o yung mas gagrabe yung pong mga tira o yung mga atake sa EAT. Okay? At katulad po ng nangyayari po ngayon, pagdating po doon sa MTRCB issue ng It Showtime. Nakailang ulit nasabi po tayo, wala naman pong kinalaman yung EAT po dyan. Marami na palang violations at warnings yung It Showtime. Ay pinipilit pa rin pong idikit sa EAT yung pong ginawa ng MTRCB. Okay? Ito po, katulad po ng post ni Kapamilya Kingdom. Isa po ito sa malalaking pro-ABS-CBN pages. Kung saan pinakita po niya yung sa live concurrent viewers ay malaki daw yung lamang ng It Showtime sa EAT. Isang factor po dyan kasi kanina nagsalita yung It Showtime tungkol po doon sa kanilang sitwasyon na masususpendi sila at yung kanilang motion for reconsideration. So nagsalita sila doon kanina. O, pero definitely, malaki din naman yung fanbase ng It Showtime at itong mga pages na to, parang they are trying to convince their fans na kasalanan ng EAT yung ginawa ng MTRCB sa It Showtime. Para namang mawawala yung It Showtime, masususpindi lang naman ang 2 linggo. Yung 2 linggo yun, pwede silang gumawa ng show na iba yung pangalan. Di ba? So, hindi naman mawawala ng trabaho yung lahat ng mga nagtatrabaho doon. Kesa maging responsable, kesa aminin yung pagkakamali, they choose na awayin at labanan itong ahensya ng gobyerno na ang trabaho lamang ay siguraduhin na napoproteksyonan yung mga bata. Diba? Yun naman yun eh. Diba? Hirit nga ni Vice Ganday, mahirap kahiritan, kakampi mo MTRCB. Totoo po yan.
ang priority ng MTRCB ay yung mga bata na maaring hindi naiintindihan yung napapanood sa TV. Maaring kulang kasi sa internet, kalat na yung mga ano, pero hindi mo pwedeng hindi tutukan yung television eh, at pelikula dahil malaki pa rin yan eh. O kaya po, ang hirit po nila, EAT, nanatiling talunan laban sa It's Showtime. Good news, sa kabila ng ipinataw na 12-day suspension ng MTRCB laban sa It's Showtime, ang Kapamilya Noontime Show pa rin ang nangungunang programa sa tanghali sa online world. Okay? Nitong September 5, nakapagtala 163K kumpara sa 107K ng EAT. Mahirit pa, anong say ng baba mo, Lala Soto? Tingnan mo, di ba? Parang ganyan yung kanilang response dito sa isang ahensya ng gobyerno na ginagawa lang yung trabaho. Kesa magpakumbaba, kesa mag-sorry na lang, talagang pagpipilitan pa, talagang iano pa. Ulitin ko, ito po ay hindi, walang personalan o walang, ito po ang MTRCB ay comprised po ng mga board members, alam ko mga 30 yan, adjudication committee, puro mga professionals po yung kasama dyan, mga lawyers and mga psychologists. So, lahat po sila yung nag-desisyon po dyan. Bakit kailangang idamay yung pong EAT? Bakit kailangang awayin yung pong show? And sa totoo lang nga po, yung TVJ ngayon, wala po yung atensyon nila sa It's Showtime. Hindi naman It's Showtime ang kalaban nila sa korte. Sanay silang nandyan yung It's Showtime. Sanay ang TVJ na nakikipag yung ratings taas-baba. Katapat po itong It's Showtime, di ba? Pero hindi yan ang focus ngayon ng TVJ. Ang focus po yung mga kaso na hinaharap po ngayon laban dito sa tape. Di ba? So, I don't see any logic kung bakit iisipin nila na EAT ang may pakana para po itanggal sa ere ng 2 weeks itong It's Showtime. Masyado silang 2 weeks lang na mawawala, sinuspinde lang. At meron naman talagang pagkakamali, di ba? Kahit sabihin nilang, yun nga, yung iba siguro mas liberated na para sa kanila walang masamang ginawa. Kaso alam naman po natin, marami po sa populasyon po natin ay konserbatibo pa rin, di ba? At talagang na-offend sila doon po sa pinakita nila. So kailangan intindihin, hindi pwedeng ipilit na pag sila yung nilabas ng ganyang penalty aatakihin yung pungan. Tapos sahaluan pa ng politika. O, may nakita pa akong isang post na parang ginagawa na parang dahil kay dahil daw si Vice Ganda nagsuporta kay Lenny, tapos si Lala Soto sumuporta kay BBM. So yun ang pinapalabas nila na maaring rason din dito, 'di ba? Naghahanap na lang ng excuse para atakihin, para hindi aminin yung kanilang pagkakamali. And 'di ba? So 2 week suspension lang naman eh. And para naman to sa kabutihan ng mga nanonood na kabataan sa TV. Tingnan nyo ngayon, lahat nag-iingat, di ba? So sa akin, yun lang. Hindi, maski ako, hindi, wala naman akong galit sa Showtime. Kaso itong mga pro ABS-CBN pages na to, kumbaga, yung mindset ng kanilang mga followers, ay they are trying to make them hate itong EAT kahit wala namang kinalaman. Diba? So, yun lang. Yun lang naman gusto kong sabihin tungkol dyan. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. At tomorrow po, EAT Daily ulit. See you po sa next video. Please subscribe sa ating YouTube, Models of Manila FM. Thank you very much mga Dabarkads. Good night po.